sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. At ngayon, narito si Bon Ilagan at Jenny Valencia Burgos. Ngayon ay Biyernes, 17 sa buwan ng Setyembre, taong 2021. Narito ang headlines. Mga ospital sa Metro Manila at mga karatig na lugar, punuan na. Ilang opisyal ng Pharmalic Corporation bumili ng 50 milyong pisong halaga ng luxury cars ayon sa isang senador. ICC pwedeng makakuha ng mga ebidensya sa drug war campaign ng gobyerno kahit hindi magtungo ng Pilipinas. Dating hepe ng customs na si Nicanor Paildon, inaparesto ng Sandigang Bayan. Palakasan ang Squame tuloy na sa 2023 FIBA Cup. Sa ibayong dagat, leader ng ISIS sa Greater Sahara patay sa drone attack sa Mali. Sa trending na balita, imbensyon ng isang press graduate resulta ng pagiging mainit ng ulo. IZ Balita. Nationwide. Magandang hapon sa pangalan ni Mon Ilagan at Jenny Valencia Burgos. Ako si Alex Calda. Sa detalye, puno na ng COVID-19 patients ang mga ospital sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ipinabati dito ni Dr. Marilyn Padlan ng One Hospital Command Center matapos maalarma ang health workers sa tunay na sitwasyon kumpara sa ipinapaktan ng gobyerno hinggil sa healthcare utilization kung saan hindi pa nila kasama ang sitwasyon sa emergency rooms ng mga ospital. Ayon kay Padlan, nasa 400 hanggang 500 calls ang natatanggap nila kada araw at hirap anya silang humanap ng ospital para sa mga pasyente sa Regions 4A, 3 at NCR kung saan nagmumula ang karamihan sa mga tawag. Bukod dito, inayag ni Padlan na nasa high risk din ang healthcare utilization rate sa Region 1 at 2, Cordillera Administrative Region at Caraga. Bahagyang bumagal ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Guido David, fellow ng Octa Research Group, nakapagtala ng average na 5,719 arawang kaso ang Metro Manila mula September 10 hanggang 16 o 3% ng pagtaas mula sa nakalipas na linggo. Ipinabati ni David na nasa 1.25 na mula sa 1.28 ang reproduction number ng COVID-19 sa Metro Manila, samantalang nananatili sa 25% ang positivity rate. Pinangangamba ang sumirit pa sa 43,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Ito ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Bejere ay base na rin sa mobility, public health system at pagsunod sa minimum health standards. Gayunman, sinabi ni Bejere na maaaring bumaba ang arawang kaso ng COVID-19 sa NCR sakaling maging epektibo ang ipinatutupad na GCQ with alert level 4. Papayagang makapag-dine-in sa mga restaurant sa NCR ang mga customers na bigong makapagpakita ng vaccination cards. Ayon ito kay Eric Teng, Pangulo ng Resto PH o Restaurant Owners of the Philippines, sa gitna na rin ng pagpapatupad ng Alert Level 4 sa Metro Manila. Sinabi ni Teng na mayagpit ang bili nila sa kanilang mga miyembro na maging vigilant
sa pagpapatupad ng safety protocols matapos na dumagsa ang mga guests na walang box cards at nais mag-dine-in simula kahapon. Para sa proteksyon ng mga consumers at hindi isang uri ng diskriminasyon, binigyan din ito ni DTI Secretary Ramon Lopez matapos limitahan sa 10% ang indoor dining para sa mga fully vaccinated sa ilalim ng Alert Level 4 na ipinatutupad sa Metro Manila. Sinabi ni Lopez na makailang beses nang inihayag ng health experts na talagang delikado ang Delta variant sa closed spaces kahit kailangang maprotektahan ang mga customer sa indoor dining. Limitado naman sa 30% ang capacity sa alfresco dining para sa mga hindi pa bakunado. Mahigit 50 lugar na sa Quezon City ang nasa ilalim ng special concern lockdown dahil sa pagsirit ng kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang part ng Puok Palaris sa Barangay UP Campus na nakapagtala ng 8 kaso ng COVID-19 kung saan kagad dinala sa quarantine facility ang mga pasyente. Naabisuhan naman ang mga residente bago isinailalim sa lockdown ang kani-kanilang mga lugar. Tatagal ng 2 linggo ang lockdown kung saan sasailalim sa swab test ang mga apektadong residente at bibigyan ng food packs at essential kits. Mayroong sapat na kwarto sa mga isolation centers sa kabila ng pagsirit ng kaso ng COVID-19. Binigyan din ito ni DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya kaya't hindi dapat mag-home quarantine ang mga dinadapuan ng COVID-19. Iginit ni Malaya na ang hawaan ng virus ay nangyayari sa mga bahay at hindi lamang sa mga pagtitipon o trabaho kaya't hindi sapat na mayroong sariling kwarto at banyo ang isang infected. Dumating sa bansa ang 600,000 doses ng AstraZeneca vaccines na binili ng pribadong sektor. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating sa NAIA Terminal 1 ang AstraZeneca vaccines sakay ng China Airlines flight. Winelcome ni Vaccine Star Carlito Galvez Jr. ang pagdating ng bagong batch ng AstraZeneca vaccines na ang 80% niya ay mapupunta sa LGU sa labas ng Metro Manila at 20% naman ay mapupunta sa private sector. Inaasahang darating ngayong weekend o sa susunod na linggo ang panibagong supply ng Sputnik V vaccines mula sa Russia. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang dagdag na 190,000 doses ng Sputnik V ay para sa second dose ng inoculation. Ipinabatid pa ni Galvez ang pagdating ngayong buwan ng 1,000,000 doses ng Sputnik Light vaccines, isang beses lamang ituturok. Ang bansa ang inilagay ng Pilipinas sa Red List kaugnay sa COVID-19 Risk Classification mula September 19 hanggang 30. Kabilang dito ayon sa IATF ang Grenada, Papua New Guinea, Serbia at Slovenia. Pasok sa Red List ang mga bansang nakapagtala ng mahigit 500 kaso ng COVID-19 sa kada 100,000 populations kaya't hindi ubrang makapasok ng Pilipinas ang mga magmumula rito maliban na lamang kung ang mga Pilipino ang sakay sa repatriation o special commercial flights. Una nang inilagay sa Red List ng bansa mula September 12 hanggang 18 ang Azerbaijan, Guadalupe, Guam, Israel, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, St. Lucia at Switzerland. Oras, alas 4:13. Magbabalik ako sa iba pang mga balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Pagpapatuloy ng ating balitaan, COVID-19 update mula naman kay Patrol 5, Aya Yupango. Umabot muli sa mahigit 20,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, ang kabuuan ngayon ng nagpo-positibo sa COVID-19 ay 2,000,000
324,475 dahil sa karagdagang 20,336 na bagong kaso. Ang bagong recoveries naman ay nasa 10,028 at 310 naman ang namatay. Sa ngayon, mayroon ng 2,100,039 ang kabuuang gumaling sa sakit at 36,328 naman ang kabuuan ng namamatay mula ng magka-pandemya. Tumaas naman ang bilang ng mga aktibong kaso na umabot na sa 188,108. Ayon sa DOH, mayroon lamang 5 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng kanilang dato sa COVID-19 Document Repository System, kaya't maaari pang tumaas ang bilang ng mga kaso sa susunod na mga araw. Paalala ng DOH, maging alisto sa mga sintomas ng COVID-19 at agad na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan para sa karapatang o karampatang gabay. Kasi patrol number 5 ay yung pangkulat. Siyempre na metodo ng lakas, DWIC. Sa ibang mga balita, General Eliasap tiniyak ang kahandaan ng PNP kontra terorismo. Report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Hindi ipinagsasawalang bala ng Philippine National Police o PNP ang ulat ng Japanese government na kabilang umano ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na pinagpaplanuan na atakihin ng mga terorista. Ginawa ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang payag kasunod ng nauna nitong sinabi na wala silang natatanggap na anumang impormasyon kaugnay sa ulat na ito. Sa laging handa briefing, sinabi ni Eleazar na nagbigay na siya ng direktiba sa mga intelligence unit ng PNP at sa lahat ng kanilang mga station commanders para paigtingin pa ang pagbantay o pagmamatsyag sa kanilang mga nasasakupan. Sa katunayan, nagsimula na ani General Eleazar na mag-ikot ang kanilang mga tauhan sa bawat establishmento upang matiyak na nasusunod ang IATF protocol sa ilalim ng granular lockdown with alert level 4 status. Kung saan, ayon sa PNP Chief, ang ginagawang pag-iinspeksyon na ito ng PNP personnel ay bahagi na rin ng crime prevention effort ng PNP. Tiniyak naman ni General Eleazar sa publiko at maging sa mga dayuhang bansa na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pambansang pulisya sa unit ng intelligence community upang masiguro na nakabantay at nakahanda ang kanilang nganay na harapin at pigilan ang anumang banta sa seguridad ng publiko. Samantala, muli namang nanawagan sa taong bayan si General Eleazar na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyong matatanggap at mga maoobserbahan na hindi normal upang agad itong maaksyonan ng mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang May Torong Lakas, DWIZ. Binalikan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagtatanggol sa mga individual na sangkot sa money overpriced medical supplies. Tinawag na chief politician ni Gordon ng Pangulo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa nasabing umano'y anomalya. Binigyan din ni Gordon na kitang-kita ang pagsasilbing abogado ng Pangulo kina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau at dating Presidential Economic Advisor Michael Young. Tinabihan pa ni Gordon ng Pangulo na hindi dapat mabahala sa mga pagtatanong para malaman ang katotohanan, subalit malinaw ang pagsisinungaling ng mga dating opisyal na pilit inidedepensa ng Pangulo. Muling iginit ni Gordon ang utang na loob ay hindi dapat palitan ng katiwalian o maging lisensya para magnakaw sa gobyerno. Nakabili na umano ng mga magagarang sasakyan ng Pharmaceutical Corporation matapos makuha ang kontrata ng gobyerno kaugnay sa COVID-19 supplies noong 2020. Ayon ito kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa nasabing usapin. Ibinunyag ng Senador na nakabili si Mohit Dargani, Corporate Secretary ng kumpanya ng isang Porsche 911 Turbo S na nagkakalaga ng 8.5 million pesos, habang nakabili naman ng isang Lamborghini Urus na nagkakalaga ng 13 million pesos ang presidente ng kumpanya na si Twinkle Dargani. Bud pa ito anya sa tatlong luxury cars na nagkakalaga ng halos 30 million pesos. Pinagpapaliwanag ni Gordon ang nasabing opisyal ng Pharmaly sa mga nabiling luxury cars ilang buwan matapos makuha ang mahigit 8 billion pesos na kontrata para sa mga naturang medical supplies.
Umapila sa gobyerno ang Commission on Human Rights na magpagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa drug war campaign ng Duterte administration. Kasunod na rin ito ng pagtiyak ni CHR Commissioner Karen Gomez Dampit ng kooperasyon sa International Criminal Court sa investigasyon nito kapag hiniling ng nasabing lupon. Sinabi ni Dumpit na dapat makilahok at tugunan ng gobyerno ang nasabing proseso ng ICC dahil dapat makita at maramdaman ng mga pamilya ng mga biktima ang ipinagmamalaki ng gobyerno na umiiral na sistema ng hustisya sa ating bansa. Una nang iginit ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas matapos una nang kumalas ang bansa dito. Ng isang grupo ang Philippine National Police na makiisa sa investigasyon ng International Criminal Court sa anti-drug war campaign ng Duterte administration. Sinabi ni Dr. Aurora Parong, co-chair ng Philippine Coalition for the International Criminal Court, na umapila sila sa mga pulis na mayroong konsensya at naniniwala sa katotohanan at hustisya na makipagtulungan sa nasabing investigasyon. Ayon kay Parong, ang anumang tamang gagawin ng mga pulis ay makatutulong para makamit ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang hinahangad na hustisya. Alas 4:23. Ubra pa rin makakuha ng mga ebidensya ang ICC investigators kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration kahit hindi magtungo ng Pilipinas. Ito ang paniniwala ni Atty. Cristina Conti, abogado ng Rise Up, isang grupo na makaanak ng mga biktima sa nasabing drugs campaign. Sinabi ni Conti na maaari namang makatulong o makapagbigay ng mga ebidensya ang mga grupo ng mga abogado sa investigasyon ng ICC. Pwede naman anya silang magkita o magkausap ng ICC investigators virtually kung saan maaari rin nilang maisumite ang mga hawak na ebidensya sa drug wars campaign ng Duterte administration. Liwanag sa dilim ang nasilayan ng mga pamilya ng mga napatay sa giyera kontra droga ng gobyerno. Makaraang payagan ng International Criminal Court ang investigasyon sa umano'y crimes against humanity laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 5 taong pagdadalamhati sa pagkakapatay sa kanyang 2 anak na lalaki, aminado si Lori Pasco na ikinalugod niya ang naging desisyon ng ICC. Ang pagsiyang ito ay pinapurihan din ni Randy De Los Santos, Chuy ni Kian De Los Santos, na pinaslang ng mga pulis Caloocan noong 2017, at Laila Martisano, ina ng isa pang napatay sa Bybus operation noong 2016. Magkakaroon na anila ng tsansa na makamit nila ang matagal ng inaasam na katarungan para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa rin silang mabubunyag ang katotohanan at iba pang mga pag-abuso ng mga pulis at mabigyang hustisya rin ang mga katulad nilang biktima. Sa ibang balita, pinaaresto ng Sandigan Bayan, 5th Division, si dating Customs Chief Nicanor Paeldon. Ito'y matapos ibasura ng anti-graft court ang motion to dismiss na iniyai ni Paeldon. Lagugat ang nasabing kaso sa pag-aproba umano ni Paeldon sa ilegal na pagpasok sa bansa ng 40,000 tonelada ng bigas ng Cebu Light Trading Incorporated. Alas 4:25. Naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat higpitan ang proseso sa pagpapasok ng mga refugee mula sa Afghanistan. Sa gitna na rin ito ayon kay Lorenzana na mga pangambang mahaluan ng mga terorista ang mga pagpapasok na refugees sa bansa. Tiniyak ni Lorenzana ang pagbabantay sa galaw ng mga pumapasok na Afghan refugee bagamat wala anyang poder ang Defense Department at ang militar sa pagproproseso sa pagpasok ng mga ito sa ating bansa. Trabaho yan ng police dahil hindi naman trabaho ng militar yan. Yung police ang pag-process niya. Kasama yan yung GFA at saka yung immigration. So, but the DND is not involved in the reception of these refugees.
Ngayon man, sinabi ni Loranzana na hindi magiging madali para sa Afghan refugees na makapag-ikot sa Pilipinas, lalo't maigpit din ang mga pinatutupad na patakaran kaugnay ng COVID-19. Ang gagawin niya, kumontak sila siguro ng local terrorists, it will take time. At dahil iba naman yung itsura ng mga Afghanis, madali silang makita sa iba-ibang lugar. But you're right, it is a very concerning situation kung kasama ng mga refugees at may mga terrorists na kasama. Ang tinig ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. IZ Balita. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Napatay ng French forces ang leader ng Islamic State sa Greater Sahara. Ipinabatid ng French government na si Adnan Abu Walid al-Saharul ay napatay sa drone attack sa Mali. Bigpit na tinututukan ng French military at intelligence agents ang pinagkukutaan ng ISIS-GS leader at nang matumbok ay kagad isinalang sa drone attack. Sa sports! Tuloy na ang paglalaro sa national team ni Ange Kouame. Tiniyak ito ni Gilas Pilipinas Program Director Todd Baldwin ilang buwan matapos maprubahan ang naturalization ni Kouame. Ayon kay Baldwin, nag-usap na sila ni Arvin Santos, advisor ni Kouame, sa paglalaro nito sa 2023 FIBA World Cup. Sa entertainment, o trending news. Kahit nakakairita, may tulong din pala ang pagiging mainit ng ulo dahil sa mainit na panahon. Ito ay dahil naging daan ang nakakapanginit ulo na mainit na panahon para makaimbento ang isang bagong graduate ng VEST thesis project. Ang tinaguriang Solar Power Cooling VEST ang literal na cool invention ng 23 anyos na si Christian Rafael Tan, bagong graduate ng De La Salle College of St. Benilde. Ayon kay Christian, dahil tropical country ang Pilipinas at problema talaga ang mainit na panahon, naisip niyang gumawa ng cooling vest na makatutulong niya sa mga nagtatrabaho sa labas para makaranas naman kahit paano ng lamig. Bukod sa cooling feature ng removable fan, nature friendly rin ito dahil sa araw ito kumukuha ng enerhiya para gumana. Plano ni Christian na ipapatent ang kanyang proyekto at ialok sa malaking kumpanya para mas maayos o mapaganda pa ang kanyang imbensyon. At kumain nyo ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide, may todong lakas, balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. Sa pangalan ni Mon Ilagan at Jenny Valencia Burgos, ako si Alex Calda. Maraming salamat sa inyong lahat. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide.